dire team pick. Queen of Pain. Welcome back, guys, sa ating Phoenix Bet Invitationals. Bakit may ulo yung sofa? Oh my god. Akala ko sofa rin siya. You're one with the sofa. Sorry. Ayan. Ayan. Anyway, guys, ito na ang ating draft sa ating Phoenix Bet Invitationals. Game number 2 na po between Vice Esports and Adroit. 1-0 in favor of Vice Esports, AM, and then Doom. This time around, nakita natin yung mga picks dito. Doom, Morphling, Elder Titan, and Queen of Pain for the side of Vice Esports. And for Adroit naman, Vengeful IO SF. Grabe, SF ni Mac. Mm. And Pac naman na... Ay, sakit. Sakit doon. Pa! Ganun. Pa! Ganun. Naiinis. Di ba, ano mo yung... An- parang ting! Ay, ganun. No? Ganun eh. Pero yun nga, Pac! Sorry, I'm immune. Lakas na eh, so malakas nga yung kay Casey, malakas. Yan. Anyway, eto na, 1-0 in favor of Vice Esports here. Yes. And kami po ang magiging caster for this series, Casey and together with Village. Uy, ang lodo ko may... Ingat po. Kenik. Kenik, alam niya siguro kung kanina nang... One. Wag, Kuya Nick, wag. Wag po, wag po. Yan. Uy, uwi ka ready. Na. Ready. Ingat. Wires, ingat po. Kayo. Yan. So, ganun. Yun na nga. Nakibaway, hindi mo kailan. Hindi, sabi. Bye-bye. Naman nun, eh. Hindi ko naman kilala yun. Ganun ako kako, ano? Ganun ako kaano sa iba. Kunwari, hindi tayo magkakilala. Bye, Village. Sino yun? Di ba? Ganun lang kasimple yun. Diba? Yan, but eto na. Balik na tayo sa ating draft dito. Kamay pa lang ni Kuya. Alam mo na si Kuya Nick yun, no? No? Makukunti naman mga kamay ko. Parang, kung kay Kuya Nick. Ganda kay na Kuya Nick, kamay mo eh. Parang mga, ano, parang mga... Ay, ako sabihin. Oo, oh, parang cheese stick yung mga kamay ko eh. Oh. Maganda nga yan. Alam mo ba? Yan, ang, yan nga maganda sa babae. Hmm. Yung mga mahaba yung, ano, yung daliri. Parang feminine na feminine yung itsura. Ganon? Yan sa'yo ba? Pati nga. Hindi, yun sa akin kasi puro kalyo eh. Bakit? Eh, kakasuntok. Oo, kakasuntok kasi. Kakatraining eh. Tuwan nga! Ay, hinahamon. Ay! No! Hindi, ako gusto ko sa mga babae yan. Yung mga, ano. Ito, may mapakita ako sa'yo. Tingnan mo ito, tingnan mo ito. Hindi, mali. tingnan mo daliri yan. Ay, yung gundo. Diba? Sino yan? Huwag kang chismis. Chismis ka. Kanina, kilala mo yan. Ayaw lang sabihin, no? Siyempre. Siya lang. Ay, ba? Wow, doon tayo sa loyal, no? Sir. Kayo kasi. Hi, kay Danica. Si Misty pa to? Hindi. Ah, iba yung pangalan. Dani ka din kasi si Miss D, di ba? Alam ko. Hindi ko alam. Oh, shout out to you! Oh, tingnan mo, shout out! Shout out sa'yo, Danica. Danica Lee, shout out! Tingnan mo, isa-shout out ngayon, no? Oh. Napakalaya. Ang husay mo nga doon. Doon, natap. Uy! Ang husay mo! Pero, tapos... Biglang hindi mo alam nung pinakita, oh, shoutouts to you, my friend. Kakasabi ko pa lang dun tayo sa loyal. Bakit loyal naman ako? Kahit hindi niya ako gusto. Di ba? Okay. Pero pag may dumating, Digi, di ba? Shoutout to you, grabe yung fetish. Hindi, ganun lang ako maka-appreciate ng ano. Ganun ako maka-appreciate ng... Yung sabi natin sa ano, kunwari ang mga babae, mahilig sa gwapo, mahilig sa ako. Oy, hindi lahat. Okay, kaya nga, ang point ko is, kung meron silang ganun, ako,
ang gusto ko kasi talaga sa babae, yung mag, yung oh, may mga ganun. Mahaba yung una, dali. Alam mo ba kung sinong same ano? Same goes for the girls. Minsan, ang mga girls, sinitignan nila yung paa. Oo, diba? Minsan ay, naman. Shoutout kay Jules na nandyan. Shoutout sa team niya sa Civil War. Oh. Among Jules. Us pa, among us pa. Oh, mga nag-a-among us, Jules eh. Mm-mm. Balak na lumipat. Jules, balak na lumipat ng ano ng best friend mo. Iwan ka na ata sa iwan salam ka, iwan eh. Ka ata sa salam. Eto. Solid pushers, welcome ka lang. Ha? Magsabi ka lang kay GM. Ha? Doon ka nag-champion. Tandaan mo. Ha? Yan. Pero anyway, good evening sa lahat na nandyan sa Kuya Nick page. Mga hindi pa po nag-share, share nyo na po yung stream natin. Again, this is our last series for Phoenix Bet. Hindi naman yun ha, hindi naman bad word yun. At I mean, alam mo ba kung sino yung tuwan-tuwa akong lalaki na gumaganap na bakla? Sino? Si Jano Gibbs. Kasi kapag nakadamit pang babae siya, tapos tinaas niya yung kamay niya, ang ganda nung kamay niya. Parang pamukha talaga siyang babae. Diba? Nauna na ako umalis, yun lang. Nadali na nga. Oo, ah. Pa-print screen na lang yan, mga sir. Baka print screen yan, i-ano sa, yung sa Salam Golem net page, pakisabi sa admin, Owa, maya ka naman, si Jules nauna nang umalis dahil sa'yo. Sisi natin at kay Owa. Pero ito, pakilala muna natin yung mga maglalaman sa magkabilang kupunan. Simulan muna natin sa side ng Vice Esports. Bagyong Sork will be playing is, kanyang isa sa mga, ano? Sa mga hero niya. Heroes. So, signature hero. Owa na nasisi. Dahil sa pagkaalis ni Jules, we'll be playing Task, Bob for his Queen of Pain, Zenki for his Elder Titan, and Enryu sa kanyang duo. Yeah, for the side of Adroit naman, we have Bumi on Vengeful Spirit position 4, Mac on Shadow Fiend. Ito rin, signature hero din to ni Mac. And for Bensoy, na gagamitin niya, and Pac CML for his IO and CY for Slardar Carry. IO Slardar. Alam natin kung ano yung power ito ng anong to ng dalawang hero na to sa lane. So si Tino yung gagamit nung Slardar, tama ba? MCY. Si MCY ba si Tino? Nako. Hindi, kasi kanina may gumawa. Hindi na pull off. Mm-hmm. Diba? Pero siyempre, depende sa player yan. Depende, oo. Ang ganda ng hero nila eh. They have the Vengeful, mm-hmm. yung aura, nagmamatter dyan. Meron silang SF dito. For sure, magaglass cannon type to, which is yung mga right-click, heavy right-click items. And for pack, syempre, mga utility. And meron pa silang corrosive haze. So, ang dami nilang pang negative armor din talaga dito. So, yun yung mga dapat nagmamatter for Adroit na dapat magamit nila talaga and ma-abuse nila. Mm-hmm. But wait, there's a pause kay Sir Lag. Sabi niya. Ayan. I.O. Slardar. Sabi niya. Shout out to you, my friend. Shout out to you, my friend. I.O. Slardar. Yes. I.O. Slardar. Yung lakas dito ng Adroit din. Well, for SF, pag nagamit yan ng maayos, diba? Di ka nga yung garne-garne yan. Di. Lo. Ala eh. Ay, nakalimutan ko ito. Sasabihin. Ala eh. Ba naman ganun? Hindi. Di ka nga yung garne. Kapag yung I.O. Slardar na yan, pumulong. Hindi ba kapulong. Ay, kahirap kalaban yan. Siguradong gato. Gato ang aabutin ng kalaban. Kalalambot ng mga iyan. Nakaw! Ay, sinasabi ko sa iyo. Boss Village, it's me again. Shout out to you. Charles Anthony. Hindi mo na ako manoloko kahit pabaliktad yung pangalan mo. Yan. I-like nyo na rin yung aming mga social media pages. Mm-hmm. Yung sa akin. Pa-flash nga ako isa. Yung link, ito, sorry ah. Mm-hmm. Kasi may nagtatanong kanina. Ay, ikaw pa yung kasama ko. Hindi ba? Oo, bakit daw HFE, di ba? Yung, yung sa akin. Alin? Social media page. Social media habang pages. Nakapos. Pero mukhang game na eh. Ay, nako. Ayan ay pagkakapi. Wow! Nakaw! Wow! Gatuga. Ay, gatunga. May pag nilagyan ng corrosive base. Oh, edi kayo mawawalan ka ng armor. O, edi pag nawala armor kay gato. Ang cute. May mga may mga mag-anak din ako sa Batangas Rosario eh. Rosario. Malbar ako. Malbar. Shout out sabi ni Yowe. Shout out daw. No, kasi madali araw ngayon, wala pa rin. Nakpo po. Yun lang. Nag-send na naman siya ng imaginary 3,000 stars. Wag kang pipihaw. Ka. Kalma. Kalma. Baka magali itong Mac.
Baka magalit ang mamay. Pero ito, Mac and Bob. Dali yung mga bingkis. Mac, Bob. No? Pero Bob, with ano, with his Doom nung game 1, eh, ganda ng ganda performance niya. But with this, na SF, syempre, signature hero to ni Mac. Pero again, for Bob naman, na Queen of Pain, makakapalag siya dito eh. Kung magama, ano niya, mahaharas niya. Etong si Mac, yun nga lang, in terms of spamming ng mga, syempre, may raise kasi yan. And mas mahapdi kay Bob itong skills ni Mac. Pero Raindrop is the way. Raindrop is the way. Alright. And asan si Quiddy? Ay, kaalis lang po. Dapat po siya sa execution kanina. Kaso they have, they had a meeting, with the bosses and I think ay content ata sila kanina. Oh. I'm not sure. So kaya po dapat gantong oras pa lang yung pagising ko. Tanungin mo ako nung asa ko natulog kanina. Oh, saka tulog. 8 AM. Oh, ayos ah. Morning first, Ton. Morning first kasi morning ka natulog. Saka natulog. Diba? Diba? Eto, naku yun lang. Buti ka mo eh yung farthest raise yung nakakuha niya. Yep. At saka wala pa yung naman. Yung ano, anong tawag dito? Yung C. Yung C. C, diba? Yeah. Hindi yung Z, pero yung C. Pero op, Zenki in so, trouble. Pero masakit yan. Sinasapok siya dito ng attache case ni Zenki. Oop, one more nice right click. Buti na lang, nakapag-solve. Hmm, kundi siya nakapag-solve doon, yari siya. Pero mukhang si Owa ata yung magiging biktima ng IO Slardar. Yan. One more hit. Napatay si Owa. Kasalanan mo kasi yan. Ayun na. Ginawa mo kay Jules. Ay, sorry. Nakita ko kasi si Jules. Nandun pa eh. Nag-send din siya ng imaginary stars. Thank you, Jules. Thank you. Sa suporta. Grabe. Grabe yung mga kaibigan natin dito. Nagsisend ng mga imaginary stars. At least hindi ma-charge back yan. Sabagay. Tamang kwento lang talaga yan. Literal, di ba? Pero Mac and Bob. Bob, medyo nakaharas siya dito. Yes. Pero in terms of XP, eh, lamang na lamang naman siya. Level 2, na-raise din kasi yung ginawa ni Mac din dito. Yan yung tamang build talaga pag mga ganyang yung katapat mo. And hindi mo naman iasa sa right click lang. Eh. Mm-hmm. Pero masakit to ah. Pero ano kaya magiging build ni Mac dito? Pero wait lang, Bumi, nabigyan din. Madala ko makita si Mac na ano mag-build ng magic type. Talagang right click yung ginagawa ni Mac. Tsaka may may vengeful kasi. So bagay na bagay yung right click dito. Pero uy, delikado ata si Mac dito. Nako po, at speaking of, si Bob pa nga yung nabigyan. Pero Mac will be taken down as well. Bumi is here. One more right click. Bumi in your area. Wala naman. Wala naman. Pero kala again, ako mabubumbaya. Worth it yun for Shadow Fiend na siya'y nakakuha ng experience. And si Queen of Pain, by the time na namatay si SF, wala na siya doon. Hindi na siya present dun sa team fight na yon. So, Owa lang yung makakakuha ng experience doon. Siya lang yung nagminana. Kala ko online class eh. Present. Pero Benzo, sumasakit yung right click dito ni Bagyo. Pero eto, 61. Nako, Bumi, pag inabutan ka talaga ng hindi maganda. Tanggal ang pakpak nito. Ayun, ang isa. Sa wala pa nga yan. Pangalawang lollipop. Ayun, may stack. Pwede mong pataanin. Yan yung gustong-gusto ng mga Elder Python. Ayan na nga. Kakasabi lang. Nakakuha pa siya. And then may dadaanan din dito. Ay, Diyos ko po. Sige. Lumapit ka. Attache case is rin. Ilan yan? 62. Oh my God, 110. Last hit. Follow mo yan. Naku. Boss, follow mo yan. Dali. Gusto ko makakita. May kukutusan ka. Naku po. Ethereal Home, shoutout sa... Oy, yo. Si Yowen. Tunay na. Tunay na. Nagsend ng 250 stars. Wes, sa stream ko naman. Dumaan ka naman minsan. Pero ito ha. Uulitin dito ni Zenki. Ano to? Replay ba to? Replay plus 110 na naman ata to. Daan ka pa kay Roshan. Pwede dumaan. Ay, hindi umabot. Sayang. 110 na naman. Oh, pwede kong farmin. Pwede kong farmin yung ano. Gumaling ako sa mat. Gumaling ako sa mat. Ito na! Maipapalo na! Ayun! Ang sakit! One more right click! In! Stomp! 60 plus 40. 100 yung last hit niya. Tingnan natin kung aabot dito si Senki. Palo! Kamama mo! Talagang bukol ang aabutin kapag kayo nabambo. Pero ito, Edrio. Hop! Ayun na nga. Ay, ang sinasabi nito, MCY. With that kill or another kill dito sa baba. Yep, pero kita mo naman yung hapdi at kirot ng idinulat ng Elder Titan. Anong kumbinasted ako? Tama na. Binasted na ako. Pasensya na. Nagkamali lang ako ng salitang mga aking pinili. Yan.
dinidiin mo pa, binastate na nga ako yun. Nagkamali lang ako ng aking mga salitang napili. Tanda-tanda mo, na-try ko lang guys, wag magsalita ng kahit anong English. Ay, ko naman! Pero ito, thank you, one more right click from, anyone from Adway. Pero nasigawan siya ng mama niya, kaka-computer mo yan. Oo. And Bumi is down. Naibitaw. Neto ni Bob, yung kanyang wave. Pero... dito naman sa baba. Enrio, naku, pumasok na nga yung okay. Badge of the Deep. One more. And MCY will be getting his killing spree. Dito naman, another teamfight. Mac in trouble. And SF is down as well. Nice trade yun. Palitan. Kung hindi nakakuha itong si SF, walang kahit anong objective na mangyayari for Vice Esports. Rotations lang. Yung Vice Esports yung mangyayari doon. And again, mas mabigat kasi na napatay ng Vice etong SF. Syempre SF pa rin 'yan, mid lane 'yan. Mm-hmm. And but still for Adroit naman dito, hindi pa kaya magsalita ng purong ano. Tatry ko ulit mamaya. Oh, kalma. Yan. Para sa SF naman dito mabilis naman siya makabawi. Pag hinataw ka ng slaughter, ramdam mo. Oo. Yung tunog nun eh. Tsaka anong Chaos Knight, no? Hmm. Blunt na blunt yung weapon. Ha? Blunt? Diba? Rick Dishembre. Sino na sa Game 3 ng Execration po. Winner of this match will face Execration sa yes. Lower bracket. Yeah. Opo. Yun na nga, pero... Itong si Mac. Hirap! Itong si Mac, nagpa-farm lang din naman ng kanyang mga items dito. Anong bubuhin ni Mac? I'm curious. Ako ay... nababahala. At tama ba? Ano ba yung English yung Tagalog ng curious? Ako ay... Yun. Pero Zenki, sige. Na-right click siya dito. One more? Aabot ba? Umabot. And Bumi, makakuha naman ng kill. So, in terms of kills, ano lang tayo? Palitan lang yung ating patayan dito sa ating game number 2. Again, hindi na naman. Napa-English na naman ako. Alamang po yung Vice Esports. Ayoko na. Oh. Challenge denied. Smart Omega, Boss Pillage. Smart Omega. Smart Omega nga ata. Anong Execration? Hindi, patingin nga ng bracket, boss. Oo, sige, teka. Kasi lower bracket na yun eh. Ay, hindi. Nandito pala to sa kabila kung sino palang yung dun sa... yung nasa upper bracket yung malalaglag doon ang makakalaban nito. Pero lower bracket, oh, sorry, my bad. Pero yun na nga, nanigaw. Ang ganda nung dodge ni Bensoy doon and Bob in trouble. He's down as well. Snowball. Nahatak pa nga itong si Owa. And then there's a tag team. Let's see, Shard Black. Nakatulog pa nga si Bensoy. Sana all nakakatulog. Up. Umataw lang ng isang beses eh. Umataw lang ng isa. Tamang deny lang. Anong hero carry sa Adroit? Slardar po. Slardar carry. Together with IO. So, yes. Ang hirap ibagin ng hero na yan, ng combination na yan. Kung merong IO tayo ni dati, meron ding IO CK, pwede din po yan. Yan, yes. Attack speed, nagmamatter din for MCY. Si Slar Dudung. Op! Pero pumasok mga agad dito si Bob and then there's a Shadow Strike. Ganda lang muna. Oh, ganun si MCY. Ang bilis na ng movement speed nila eh. Mausisa daw ang Tagalog ng Curious, sabi ni Google. Hindi ko mausisa. Google? No, pinasa ko talaga Google. Google pala! Ano ba yan? Sorry. Mausisa ito kasi ba? Si Mark Banaag. Hindi ko mawari. Oh, sabi ni, ano, ni Boss Berto. Oh. Game 3 to, sigurado, Adroit for the win. Hashtag Bisaya. Sabi ni Boss Robert Pauling. Shoutout po muli sa'yo. Schoolmate ko dati yan. Hindi nga lang kami nag-abot. Pero lagi kami nasa gym. Siya nasa basketball gym. Ako nasa volleyball. Ayan eh. Laki ng pagitan ng age gap eh. yung age gap, yamo na lang yun doon. Age na lang, huwag na yung gap. Age na lang, wala nang gap. Ayan. Network po natin, automatic po yung nalabas pagdating ng 10 minutes mark. Speaking of 10 minutes, ito na, Slardar, hindi na contest yung farm niya early. So, ito yung nakakatakot for a Slardar na hindi na mamatay early. Paano mo siya papatay yung delay game? Enryu! Na, ibagsak na nga dito yung coil. Ang tanong, mapapatid ba? And then there's the relocate from CML and MCY. Ang hindi mapaghiwalay. Sana all. Andyan nga lang sila eh. Tsaka lagi kasing tatlo lang. Kumbaga, in terms of pick of lagi yes. Namang dito etong Adroit because of the relocate they have. Mm-hmm. And very rare din naman tayo makakita ng mga miss relocate. Diba? Mm-hmm. Nako po. But still for Cirque, maganda pa rin yung farm niya dito. Well, ano,
Pop. Bakit may nabubuelong ganun? May naririnig ako? Asan yun? Let's see. Ah, yung Requiem, sinacharge ba? Ano ba? Op. Kaya pala, wait lang, nakakabing. Kaya nga. Pero ito, lapasok na sila. Tingnan natin kung itutuloy mo yan. Nasuntok pa nga rito. Etong si Bak, and then finally, bitawan niya yung Requiem. And makukuha nila si Enryu. Pero Bumi will go down as well. Slardar and IO. Lipat muna ako dito kay Max. Susustain ko lang ng very, very slight to because of the Doom. Because of the Doom, they have. Pero again, Doom and then Vengeful. Maganda pa rin yung triumph nito for the side of Adroid. Dahil lang. Nakita! Si MCY, wait lang. Sorry for cutting you off. Ang ganda sana nung dodge. Ay, mabubuhay. Pero again, napakasakit. Ang ganda nung shard block, pero naabot. Was able to blink out to safety, pero ahabulin yan ni MCY. Pero lipat na lang tayo. Kay CML na lang. Nakakakabay yung nangyari doon for Bob. Munti ka na. Ang bilis ng movement speed dito ng Slardar. Kayang-kayang habulin itong si Queen of Pain. Kung wala doon si Tuskar, possibly mamamatay doon si Queen of Pain. Wait lang ha. Boss Butch Jimena, di ko makita yung GCash or any bank. Ang ganito po, mag-PM po kayo sa Kuya Nick's page. Tapos po, voucher code po yung ibibigay namin sa inyo. Kasi kapag cash, I think meron pang conversion or meron pang extra charge. Yun sa GCash po, bali, or sa voucher, 1:1 po. 1:1. Kaya kung bibili ka po ng pang, ano, ng pang, or ng pan-load mo sa QNXBet, EM po kayo sa QNX page. Ayan. Kapag wala pong nasagot, let's say 15 minutes na hindi ka pa sinasagot, you can message our page para matulungan namin kayo, may i-redirect namin kayo. Yep. Doon sa, ano, doon sa mismong ating sellers. Siyempre, pera nga po itong pinag-uusapan natin. So, we want to make sure na you guys are safe and secured pag bumibili kayo ng voucher. Pero eto, Bagyong Sir, na coil. Napatid yung coil na stand. Delikado ata si Bagyo rito. Bakit kayang-kaya siya, even with the shift? Even with the shift, kayang-kaya siyang i-burst dito ng Adroid. Oh my God, look at that. Diba? Pero grabe naman yung mga damage na yun, no? No. 9-7 ang ating score. Okay boss, salamat ng madami. Wala pong problema. It's part of our job. At basta safe and secure yung ano nyo, yung mga transaction nyo. Ayan. Like our page, ha? Ayan, mamaya. May pa-flash na lang yan ni Direct Endgame. Okay? Ang manalo dito, mga kalaban, Smart Omega. Thank you, Boss Terence Sison. Ayan. Kasi alam naman ang lahat na nasa Europe and China ako. Napunta na lang uli ngayon ng sea. Kaya ano? Pero, op, naku, pumasok dito si Bagyo. Ginaya niya yung pack. Gaya-gaya po tumayating na natin. Pero Benzoy is down. Merong Earth Splitter. Naku, Enryu, in trouble. Ang ganda naman ng snowball save. Kaso pupunta na naman sila sa gitna ng labanan. He's down. Naku po, Owa. Damay-damay. Damay-damay. Civilian talaga. Oo, grabe yung IO. Grabe lahat ng heroes ng other dito. Nasusustain niya. Bago the swap. Nagalit si Mama, pero grabe naman yung tether na yan. All the way from, ano? Cebu. Oo, all the way from Cebu. Grabe ko nga ito. Bilis mo doon, no? All the way from Cebu yan. Tether! Sama ko. Cebu to Manila, real quick. Cebu to Cavite, real quick. Ayan. Pero, Cavite? Sabi mo, Cebu to Cavite? Bakit Cavite? Wala lang. Ah, wala lang. Trip ko lang. Ah, sige. Wala maisip eh. Okay. Di ba? Oh, wag niyo daw kasi pilitin, sabi ni ano ni Danica. Relax lang daw, pero eto na. 13-8 and then they're attempting to take. Or they're going to attempt the first Roshan of the game, pero back muna tayo sa good lang. Parang hindi na. Mabilis din sila mag-Roshan dito for sure, pero tingnan natin. Yan, yung sinasabi natin. Mac going for the BKB. So, enough naman yung damage kasi dito ng Adroid, which is magagaling kay Slardar. So, siya, since siya yung pinaka... Since siya yung pinaka, ano, pinaka isa sa mga mabilis na mamatay dito sa... Siyempre, si IO kasi, di ba? Isa lang naman yung masusustain niya. So, hindi, not all the time masusustain niya si SF. Kay Slardar, lagi siya nakakabit. Pero ito na naman, ang mag... Magjowang makulit. Nabigyan na naman itong si ano. Ganyan lang gagawin nila dyan. Benzoy. Saan ang buhay ni MCY dito? Teka lang, kala ko. Tingnan ko lang kung dagat na. Pinuha ni Benzoy. Pero Bumi, dito sa kabilang side. Snowball. Bumi. Ako nagpop ng drums. Ang ganda ng swap. Ay,
Swap. Isasave yun sarili niya. Magre-requiem kaya. Tingnan natin. Sige, right click. Dumating na rin dito si ML and MCY. Nakuyari ko kay Sir Dudong. Nakuyari pa ito si Henry Yu. Mabilis yan. Mabilis, mabilis. Mabilis, mabilis. Part 2. Ayan na. Uy, nahabol sila doon sa kapunuan. Yun lang, nagdabog sa germs. And, nakupakita na lang. Nakashit yan! Silence! Oh no! Sir, why did you do that? Napakaganda naman ng waning rate na timing niyang naka-archie. And Zenki na kanina pa nila hinahabol. Sakit ng Bash of the Deep. 400 ata yung damage nun. 200 times growth of race. Sakit dito, Slarder. May armlet pa siya. Diyos ko po. May armlet pa to. And ako po, 6k gold lead na. Yung kalamangan dito ng Adroy. Let's see kung may habol pa ba itong Vice Esports dito. Since wala pa naman mga tier 2. Ito pa lang yung unang tier 2 na makakukuha ng Adroy tier. Kulang pa sila sa objective. Inaantay pa nila yung mga farm nila. Hindi pa nakakukuha ng Rosh. Itong Adroy, ha? Mabilis din sila kumuha ng Rosh. Yes, dahil meron silang ano eh. Meron silang Slardog eh. Pero op! Naku, yun lang. Kumukulit si Owa dito. Yun na! Napatid pa! And patay na naman kay Bensoy. Napatid na naman talaga. Again, ito na, Bob. They know na nandito si Bob. Bob, what are you doing there? Masakit yan. Blink out. Tingnan natin. Ay! Wala rin namang... Naabot. Wala rin namang coil. Oo, kakagamit lang kasi. Pero grabe talaga itong ano. Nakakatakot talaga yung inseparable. Ano. Kaya nga, nakakatakot yung ano, yung right click dito ng Slardar. Sobrang nakakatakot. Pero Zenki, pinagtitripan dito sa ano. Uy, there's the relocate. Gaganon pa lang siya. Mobile pa lang siya. Nandito. Ang naka ano, overload. SY, SY armlet. Nya, 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 nya. Walang papatay si Slardar dito sa ngayon. Not unless mag-Ethereal Blade itong si Morphling. Ang problema, uunahin mo ba yung Ethereal Blade? Ang dami mong po, ang dami mong... Ano, may silence yung other dito. Kailangan niya ng Manta. And kung mag-Ethereal Blade siya, mabilis lang din siya mababurst dito. Wala siyang masyadong stats. Nako po. Pero nakakatakot dito yung Morphling kasi gantong game. E paano kapag na-hit niya na? Wala na sa timing. Wala na sa okay timing. Okay pa din. Sakto pa din yung timing ni Sir Kito. Yun nga lang namamatay siya ng ilang beses din eh. So, tsaka masyado nang mataas yung farm ng isang Slardar sa ngayon. 18 minutes pa lang yung laro natin. May SY. May SY and then meron na siya ditong armlet. Age's advantage. Nasa side din ng Adroid dito. So, anong plano ng Vice Esports dito para makagante sa teamfight or para makabawi sa teamfight? Parang ano yun, hindi, nabasa ko kasi yung comment ni Boss Erwin pa sa Manera. Shoutout sa'yo, Boss. Mm-hmm. Hindi, parang anong nangyari kasi, yung fanbase ng Adroid or parang napanghinaan sila nung nawala kasi nga yung kasi Natsumi, magkakasama. Natsumi Invoke. Oo, diba? Antagal kasi, nun. Oo, tagal ng Adroid eh, diba? Tanong dyan na yan eh. And ganun talaga guys, it's part of growing up. Pero eto, Owa. Naku, yun lang, lumambot si Owa. Kinarma ata, nasisi kasi ni Jules eh. Hindi si Jules na yung naninig. Sinisi na. Diba? Nahirap na to. Yung wave na fo-force na ng Vice Esports gamitin defensively para lang relocate sila dun. Malas yung casualty. Ah, nakita nila. Naku po. Ay, hindi napansin. Ay. Asan yun? Hey, where is you? Ang presensya. Pero yun lang. Napatay pa rin nila naman si Zenki dito sa ano, sa may tore. Wala pa rin magagawa talaga si Morphling. Dito yung double dyan dito na Slider! Nako po. Yuls. Bagsak. Nagdabog. Pero naka-strength na natin. Kaso saan sakit. Grabe naman yung hataw na yun. And then there's a swap to save. Silence and bagyong Shrek is down as the again, my friend. Ito yung so. Ito yung nakakatakot talaga, di ba? Silence. For... Wala pa. 18 minutes pa lang. Parang kasi yung silence kasi dumoble dito kayo. Yan. But anyway, here for Adroid. Naku, ang aga nitong tier 3 atin. Nakadalawang Null Talisman din kasi. Ang aga nitong tier 3 pero atin. Ito ha, yung lineup dito ng Adroid is ticking time bomb. Yes. Kailangan nilang i-force to ng mabilisan daro. Eh, ito na nga yung ginagawa nila which ngayon. Which is, yan, tama. Mm-hmm.
Dahil kapag umabot ng late game, you can't be sure dahil may more play. May doom din. Mayroon ka, oo, mayroon ka pa pag palang... Pag natong mo si IO, wala namang magsusustain dito. So, somehow nag-work, nag-work yung Slardar carry, di ba? Hindi nga, ano eh. Mas gusto ko yung, ano, hindi ko na-expect na ganito ka-solid yung IO ni CML, di ba? Mm-hmm. Yes, nagaling din mag-IO si CML. Oo, oh, alam ko na po, he's one of the best position 5 players, not, hindi lang sa PH, pero sa C, di ba? Pero hindi ko in-expect na with the IO pick, sobrang ganda ng performance niya. Diba? And tignan mo naman. Clearly a different strategy nung game number 1 nila, diba? Tignan mo naman, he's sitting at 215. That's the support. Ayan ang support. May kill, less death, lots of assists. Mm-hmm. Good, better, best. Ewan ko lang kung mapaw pa yan. Pag napaw, dinaya. Tawa. At nga, meron tayong... Ore ka sa atin yan. Kalma, easy. You got me, ah. Cut got your tongue, ha? Mm-hmm. Pero, eto na, nakukuha na nga ng set of racks. Etong Vice Esports. Now, mabilis to. Magiging consistent kaya ang Team Adroid dito. Let's see. Good swap. Ako si Aray ko! Tatlong hataw, and then there's the coil. Sino yan? Si Vacuum Cert. Nag-buyback na nga rin dito etong Ender Titan. Inaantay na lang natin si Owa. Pero MCY, he's on a godlike streak. Oh my god, bumi pa lang namamatay sa kanila. Bob, nag-ahabol. Nakubo, ang ganda ng tulog. Naku, MCY, delikado. Earth Splitter. Pero hanggang doon na lang muna yun. MCY, delikado. And Aegis will be pop. Round 2 for the Slardar. Let's go or go home. Wala na, wala na ibibitaw dito go yung home. Vice. Ay, nandun pala si Owa. Go. Go ata sila rito, hindi go home. Wala na rin. Kumbaga, yung ano dito, yung timing dito ng Adroid. Sobrang aga because of IO and Slardar. Diba? And yung ginagawa din ni Bensoy dito on point 10, yung mga rotations niya, yung mga dagger in, yung mga coils niya. And I did not expect na ganito kaganda yung performance same ni CML. Sustaining his teammates, hindi lang si IO, kundi na rin si Mac. Ang ganda nung IO pick nila para sa akin dito. Hindi masyadong nabigyan ng sagot ng Vice Esports yung IO. 2-1-19? Mm-hmm. You, the real MVP! Pero op, shotgun dito kay Bagyong Sir. Naganim si Efter. Naku, magkakalat pa ng putik itong si ano. Sino? Magkakalat to ng paddle of mud. Everything so blurry. Grabe mga tugtugan mo. Hindi ko na mo alam yun? Paddle of mud, blurry. Sabi ko naman, kailan easy yun? Anong... Oh, pero tinawa ito, tier 3 tower. Nakakalat na nga po ng baha. Etong si MCY. Yung tulog. Oh, okay lang, teritoryo niya yan eh. Oo. Sobrang bilis na dyan. And then the two-man coil. May snowball. Paano kaya epekto nito? Makaka... Ay, hindi mapapatid. And lalaban ba sila? MCY again with that two-man Slytherin crush. At hinahabol niya lahat ang pwede niyang abulin dito. And Ryu, aray ko, one more. Hinataw. Ayun na, isa pa. Ang jacket. And yun na nga. And that will seal the deal, mga sir. GG will be gone and we're heading for a third game. Mm-hmm. Game number 3, guys, ng ating PhoenixBet Invitationals dito sa Adroid versus Vice Esports. Naku po, nangyari sila doon ha, sa game number 2. Grabe. One-sided game yung nangyari. Wala. Hindi one-sided yun. Ano? Kung one-sided yun, dapat ang score niyan 38. Aba. 39 yung score, oh, 39. So, hindi yan one-sided. Kung mga 38, 37 yung score, sobrang one-sided nung game. Galing mo nga doon, no? Yan. But anyway, ito, 13-0 for MCY. Hindi nila napahirapan yung... hindi siguro nila in-expect na ganun na mag-scale ng sobrang aga yung IO and then na Slardar combination. And wala sakit silang pala sagot eh. Wala sakit silang pala sagot. Anong sasagot nila dito sa, ano, sa IO Slardar na combination? And... Mm-hmm. Tapos, no, lalagyan mo ng overload. Mm-hmm. Ang kati pala. Ang kati nga niyan, basta yung IO. And for Vice Esports, no chance si Cirque makapag-farm talaga dito freely. Dahil yung relocate nandyan, ang hirap niya mag-shove ng lane. But again guys, best of 3 naman itong series na to. Back to best of 1 tayo. Tingnan natin kung sino ba talaga makakansungkit ng ating slot for the lower bracket. MVP, basta ako, para sa akin MVP rito. Si CML. Mm-mm. Kasi hindi naman makakakuha ng ganyang kadaming kill si
MCY with 13-0. 13-0-12 kundi dahil, yes. Hindi kasi pag inisip mo yung CML magsustain lang yun eh. Hindi so hindi lang yun yung ginagawa niya eh, di ba? Sakto-sakto yung overcharge. Parang wala nga ako nakikita. Wala nga ako nakikita. Hindi niya masyadong priority yun as long as nabubuhay niya yung mga core niya dito. Pero again, bago kami mag quick break, eh pasalamatan muna natin ang mga sponsors natin. PhoenixBet.com, ayan, thank you for giving us this PhoenixBet Invitationals. And SteelSeries, Predator, Enervon Active, Red Bull, and Duendies as well. So kami po muna ay magpapahinga lang ng saglit. Very, very light lang. Pero right after, pupunta na tayo agad sa game number 3. So guys, huwag kayong alis. We'll be right back. We'll be right back.